hapon. I-opportunity po at blessing na muli makapanayam natin makausap ang isang pinipitagan na Atty. Libagan. Si Atty. Libagan. Ito, tonto ako pag pinanunood ko yung kanyang mga ano, even hindi ko pa siya kilala lang, pero tonto ako sa mga pakikipagpatutsala niya kay Atty. Libagan eh. Siya si Atty. Libagan. At po rin po ang Diyos at nakapanayam po natin. At ako'y natutuwa kasi lagi niya po akong dinadalaw sa aking live streaming. So nakaka-amaze po ngayon ito. Hindi lang ako nagpapakita. Oo nga. Ito ngayon, nagkita na kami. Personal, nayakap ko pa. Natutuwa ako kasi kung din to kapwa ko rin kapalti rin, magagawa rin to ng Panginoon, I do believe. Amen, amen. Yeah, kaya po rin ang Diyos. So, wag po natin kaligtaan. Adonis ng Kalingap, direct Noelsa. Prayin ng Diyos. Brother pa. Nakaka-amaze, ano, nakaka-overwhelm na yung ka-chatmate po lang, nagpapalitan lang kayo ng chatting, and then ngayon magkikita, no? So, God is good talaga. All the time. Ano? Tsaka mas batang tignan si, ano, si Brother Paso. Bola. Tignan ko nga, tinitignan ko ngayon yung ano eh. Bulero talaga. Ano, kagawad na. Bulero talaga ito eh. Ano, parang ka pala may Rudy Fernandez yung dating na eh. Walang tayo nagmana. Bulero ba? Yan. Oh, ano ba, kumusta ang isang direct Noel sana, Adonis ng Kalinga? Ayun, always try to be happy and living by the grace of God every day. Praise God, yan ang napakasarap. Alam mo, amen. Sa buhay natin, masarap bago tayo, i-honor natin lagi ang Lord. God will bless us. Even our YouTube, our channel. Kasi nag-i-earn tayo ng legacy para, hindi para sumikat tayo. Nag-i-earn tayo ng legacy para mag-glorify natin ang Diyos sa ating mga amen. Buhay. So, First and foremost talaga yung number one. Kasi, sabi nga, you know, without God, we cannot do anything. That's so, true, yeah. We put God first in everything that we do. And the rest will follow. Yeah. The blessing will overtake us. Yes. If we follow the will of God. Dalawang bagay lang naman ang pipiliin natin dyan kayo, di ba? Una, pagpapala. Pangalawa, sumpa. Saan tayo dun? Di ba? Pagpapala na tayo. Iyan. Saan ka pa? Paano ba naging isang Atty. Libagan ang Direk Noelsa? Adonis, ha? Atty. Libagan, nag-start kasi yan actually dun sa, nung kay Francis Leo Marcos pa yun. Oo. Oh, ang intention ko lang nun is to mock the FLM supporters, yung AFFC na, no? Kasi alam naman natin yung nangyari, nagka-problema. Uh-oh. Alam natin kung ano yung irregularities and then mali, na may mali. So, pumabaga in a sarcastic way, ginawa ko yun. Uh-oh. But instead though, so Atty. Libagan, nakausap ko nga si Atty. Libagan before that. Nagpaalam ako sa kanya, sabi ko ganito, gagawin ko ganyan, ganyan, ganyan. Okay naman yung usapan namin. Though yung mga ano niya, follower niya galit kasi hindi nila alam. Pero nangangamuti siya sa'yo. Hindi naman. Nangangamuti. Nagugulat ako dito eh. Tapos sabi niya, ano, pero hindi ko naman napansin, hindi ako nag-focus doon. Nakita ko yung ano po, Kuya Bal, may mga comment doon sa comment section, si Kuya Bal, ganito, ganito. Sabi ko, hindi, bakit iba yung pumapasok ng mga comments, puro Kuya Bal Santos Matubang, eh, hindi ko pakilala si Kuya Bal. Hindi mo pakilala. Hindi. So, naging curious ako. Sabi ko, ano ba meron kay Kuya Bal, bakit itong mga taong ito, pinagtatanggol si Kuya Bal. Samantalang iba naman yung subject na content na pinag-uusapan namin. So, yun ang time, nag-research ako, pinanood ko si Kuya Bal. Sabi ko, ito pala yung ano, ito yung totoong ano, tumutulong. Sabi yung ganun. So, hindi po pwedeng ano. Pero, so, ang gagawin ko, ibibigay ko naman yung part para at least maibigyan ng justice yung mga tao na kagaya ni Kuya Bal, yung mga kasama niya na ano. So, dun siya nagtuloy-tuloy. Nagbigay ako ng reaction, hindi ko alam kung saan pupunta ako, kung ano man. Basta ang gagawin ko, itong kung ano yung tama sa tingin ko, yun ang gagawin ko. Yan po rin. And then, naisip ko rin, anong purpose, di ba? Kung ganun lang eh, parang iba kasi. So, yung pamamaraan na nun, I do believe that God has a plan talaga. A purpose. Amen. No, kung bakit hindi lang basta just an accident na nagkakilala kayo sa social media. So, deron talaga sa purpose kasi na mas lumalim pa sa pamamagitan nun. It's not by an accident, but will of God. Ayan. So ito nga nakita natin na mas although yung sa church kasi namin meron din kami na ano mission ministries mga ganyan. Oo. Mas lumalim pa at mas nagkaroon ka pa ng relationship.
the same time yung passion na para ipagpatuloy kung ano yung ginagawa niya. Dahil merong mga kagaya ni Kuya Bal, mga charity vloggers, mga kagaya po ninyo na ano, na nandi dito sa mission ng ano, pagtulong. Pero ikaw ba ay anong naging mo feelings mo nung marinig mo sa live na gustong-gusto ka ni Kuya Bal na bumisita rin? Ako, nahiya nga ako eh. Grabe yung pag-imbita sa'yo. Nahiya ako, tsaka nakonsensya rin ako. Hindi, promise na totoo lang. Alam na yung feeling mo nun? Kasi talagang binurgas niya. Sino ba ako, di ba? Parang who am I? I'm just a regular, ordinary. Ano, hindi naman ako iba sa iba. Pare-parehas lang naman. One kumbaga, spirit. Ano yun eh. Hindi ko alam. Una, nahiya ako, syempre, iba si Kuya Bal. One spirit. God is good, PIP. Alin, hindi. Dito ako natulog kagabi. Bakit naman? Pinatutulog niya ako doon, naka-ready na. Kaya lang patay na ayokong istorbohan sila. So dito naman. Okay naman ako kahit saan ako, kahit sa sahig nga ako. Alam oh, ganun lang mga ano. Flexible kasi ang mga anak ng Diyos. Di yung pag-invite ni Kuya Bal, matagal na. Kahit ano, syempre pupunta tayo. But not like this, kumbaga yung ano. Pero yun, iba, ibang invitation yun eh. Talagang hindi, nakaka-platter. Hindi, tsaka nakonsensya ako. Nakaka-platter na nakaka, kumbaga, privilege na isang direct Noelsa, yung Adonis, ibibigkas ni Kuya Bal sa mismong live. Na-pressure. Na-pressure. Ano? Na-pressure sunod-sunod eh. Kasi akala ko hindi naman ganun kabilis eh. Ang plano ko pa nga, naurong-urong pa dahil may mga inaasikaso po ako na, ano, sa pabalik dokumento. Dapat mga first week pa September. Kaya lang yung sinabi ni Kuya Bal, yung sa mission ng Iriga, gusto niya akong isama. Oo. Tapos may sinabi pa siya sa huling vlog niya, sabi niya, kala ko ba pupunta ka rito, Adonis, ganyan-ganyan. Tawag dito? Hihintayin pa ba natin pagkakataon? Ano, gusto nyo kapag ano na ako, wala na ako, patay na ako, tsaka kayo pupunta, huwag naman ganun-ganun. So ako naman parang, oo nga naman, di ba? Parang ganun, parang na, may halong tampo na paglalambing, na parang ganun. Nasa Pilipinas ka lang kasi, di ka man lang nagpa-sintabi. Kuya ba, nandito na ako sa Pinas? Hindi. Ano, nawala sa isip ko rin, siguro sa daming iniisip. Parang naisip ko, since na nagbablog ako na minsan bumibisita si Kuya Bal sa ano sa mga comment section, napapanood niya. So parang inisip ko na alam na naman ni Kuya Bal eh. Tsaka lagi ako nagsasabi na pupunta ako. Oo, yun naman eh. Pero nawala sa akin yung pagpapaalam ba na. Nag-ask ka pala ng permission na pupunta ka. It is your fault, eh, kanga. Meron ka rin ano, negligent. Sinisi na naman ako. So nakakatawa po, alam mo, kagandahan po kasi kapag ang isang lingkod ng Diyos ay nagsabi, iba po yung pananalita ng mga lingkod ng Diyos. Nandun po yung tinatawag na may pagrespeto. At dito ko po nakita, even though si Direk Noelsa talagang pagtitingnan mo siya sa kanyang vlog, kung hindi ka mukhang tingkoy lang. Pero pag nakita mo pala sa personal, gwapo rin naman. Gwapo rin, tapos kinukumpara mo, ginilalapit mo pa yung mukha mo sa akin eh. Mukhang pinapahiya mo ako, brother eh. So nakakatawa kasi alam niyo po, I was praying na Lord, sana someday magkita kami ni Direk Noelsa. Hindi kami mag-usap about vlog. Mag-uusap kami patungkol sa ginawa ng Diyos sa aming buhay. Amen. So, glory to God. Ito na nga po ngayon. At salamat na bigyan pa tayo ng chance na makapanayam natin siya. Alam niyo po, ang kagandahan po, po kasi kapag one spirit po kayo, miski mabagulo lang kayo nagkita, parang antagal na. Why? Because one spirit nga po. At nakakatuwa nga po ito eh. Sabi ko, nung unang comment ko sa kanya, purihin ang Diyos sa buhay mo, ang galing mo, para kang attorney. Ewan ko kung nabasa ni Derek Noel sa yun. Sabi ko, napakabuti ng Diyos sa buhay mo. Siya yun yung nagsasalita yung tataas ni Kuya Bal na binababa nung isang kalaban. Yung ano yung sinasabi niya, attorney Libagan. Ikaw ni Bayan, ako si Libagan. Wala yun. Napanood namin yun. So yan ang so ibig sabihin na surprise ka rin tayo mga nung alam mo sa live mo pala yun ano yung pag-invite sa iyo pero dati alam mo nang pupunta ka. Alam na ako, alam ko nang pupunta ako pero yung mismo kay Kuya Bal na direkta na ilang beses na yan eh na parang seryoso si Kuya Bal na ano tsaka parang ano na talaga ano siya naglalambing lang sa iyo. Pero bakit parang bata ka sa personal? Ang mana sa inyo. Ay, hindi nga. Nakita kasi namin sa tanong.
na sa cellphone. Seryoso kasi ito eh. Na ang tibay mong gumawa ng ano, thumbnail na parang nasa pelikula lagi. Naglalakad ano siya, yun? Parang sikat na sikat ang dating. Ang galing mong gumawa. Alin yun? Yung introduction mo. Yung sa promotion. Parang sa pelikula yun. Ano lang yun. Napag-tripan na eh. Magaling ka. Break time kasi nung nasa work ako. Nasa production ka ba? Nagtatrabaho natin? Hindi lang. Wala. Wala naman. Ano lang siguro, gaya-gaya lang. Mahiling lang ang gaya. Kamot na higala. Pero alam mo, isa ka sa inaangalang maraming viewers kasi magaling ka mag, ano, mag-deliver ng word at the same time, walang nasasagasaan. Paano mo na may maintain yun? First ka, alam mo naman kung ano yung do's and don'ts ko nung bawal. At kapag alam mo yung pamantayan ni Lord na hindi pwedeng makompromise yung pagiging vlogger mo sa pagiging Christian mo, you will maintain your limits. Kumbaga, amen. Yung that's line. Good. That's better. Tama ka. So, napakalaking bagay ito, alam mo, direct noise. Even we are not seeing each other, but we are seeing in the altar of prayer. Why? Kasi, I know that meron ka ring feelings na, Lord, bless this man of God, Lord. Even hindi niya ako kilala, pero i-bless mo yung ginagawa niya. Ganun ang ating character sometimes kapag meron tayong nagustuhan na manggagawa ng Panginoon. Kasi yun ang heart ko eh. Amen. Pag may nagugustuhan ako na isang vlogger at siya ay meron takot sa Diyos, I was praying, Lord, bless him, Lord, na maging pagpapala siya sa nakararami. At nakakatuwa, alam mo bakit? Na-overwhelm ako at masaya ako kasi nag-meet na tayo. Pero mas natutuwa ako sa inyo dahil mas gusto ko yung sayaw niyo. Ano yan? Ganun? Alam mo, may, ang nag-effort nun, taga-ibang bansa. Yung ano, yung computer. Yung taga-ibang bansa nag-effort nun. Di man ako marunong. Wala naman akong aral sa computer. Ano ba? Alam mo, mga yung mga thunders, walang alam sa computer. Yan. Pero magaling talaga kayo sa mayaw. Purihin ng Diyos. Kay Kuya Bal, tayo natin. Hindi ko pa nakita sa mayon ng gano'n si Kuya Bal. So let us pray para naman mas po, maganda. Father God in heaven, we ask for your presence this evening, at this afternoon. We thank you so much, Lord, na narito ka sa aming kalagitnaan. Ikaw na nga ako, may dalawang tatlong nagkatipon narito ka. Salamat po sa buhay ni Direk Noelsa. Nakita ko ang kababaan ng kanyang Lord. Continue to bless him, Lord. Continue to use his tongue, Lord, para sa kaluwalhatian mo. Maging pagpapala siya sa makararami. Patuloy na ikaw po mag-ingat. Maranasan po ni Direk Noelsa ang pabor na nagmumula sa iyo at pabor ng tao. Dalangin ko, bigyan mo siya ng malakas na pangangatawan, ilayo sa naman sakit karamdaman. At patuloy na ang pagpapala mo lagi ang kanyang maranasan. Salamat po sa kanyang buhay na nagpa-unlock sa iyong lingkod. Sa iyo po ang papuri parangal. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you, Direk Noelsa. God bless, brother. Magsasama tayo bukas. Kaya, mapagpalang hapon po sa ating lahat. Salamat po sa inyo na po. Namit na po natin si Direk Noelsa. Shoutout po sa lahat at glory to God kasi kayo po ay nandyan lang. Huwag po natin kalimutan. Kamanang Sparity TV. Siyempre po, Grace. Kamanang Sparity TV. Siyempre po, Bindu Society, shout out po. Tita London, Bitch Kitchen, Auntie J Vlog, Malu de los Santos, it's me Marilyn. Salamat po sa hindi pag-skip ng ads. Salamat po sa opportunity na patuloy niyo sinusuportahan ang channel ni Brother Paz. God richly bless you. Jesus love you po. Bye-bye.